7 days po. Normally nagka-candle ako 5, 10, tsaka 15. So inalawans ko 7 days per klaro. Dili mula ko tay basa kapikat. Mga luya kagi kay mabadi bag. Inyo dagang kulang manok stamina. Sa ngayon na video na po na to ay magpo-provide tayo ng updates dun sa kahoy version natin. Pero bago po yun, huwag po kalimutan i-subscribe ang aking channel and also hit the notification bell po para ma-update po kayo sa upcoming videos. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo from yung 7 days to 14 days yung progress saka yung parating po na ngayon na week. So titignan natin kung ilan yung mapipisa doon sa first batch. Watch this video. Ah, okay. Ito ay blanco. First pala ito nila na eh. Tao dito. First itlog. Ayun. Saan ba yan? Ayan. May laman. Buhay po yan. Ito po ay 7 days po. Normally nagka-candle ako 5, 10, tsaka 15. So inalawans ko 7 days per klaro. No? Kita nyo, buhay na buhay. Oh. Kumpara mo sa ganyan. Yan, walang future yan, oh. Napakalinaw. Yan, walang future to. Pero ang lalaki ng itlog kasi, nag-priming ako ng 3 weeks, tapos, kinondition, kinocord ko sila, tapos bago mag-breeding, kaya magandang resulta. Yan, lalaki ng itlog, makikinis yung ano, ayan, oh, buhay, oh. Similya. Hello mga boss, so ito yung newly collect natin na eggs, no? Third batch. Ito yung 7th day, tsaka ito yung 14 days na kinandle natin sa ano last week. So titignan natin ngayon kung ilan yung merong laman. Pakita ko rin sa inyo, ganito kaganda yung mga itlog na ano, no? Yung naka-priming. Makikinis, malalaki ang size. So titignan natin ngayon. So, kita nyo yan? Ayan, may laman po yan. Ayan o buhay. Okay. Very good. Sorry. Sorry po. Tsaka ito. Ayan o, madilim. Ayan o, buhay po yan. Yung 18th day kasi, masyadong ano na yun. Mahirap na po i-candle. Pero kung alaga nyo po ay itik or bibi, okay po yun. Ganito din yung kalabasan nun. Kasi abot yun ng 28 days eh. Pati yung mga turkey. Buhay na buhay po yan. Ayan o. Magalaw. Ko ng dalawang linya dyan sa ibabaw. Hindi magulo. Ibig sabihin yan, pangalawang candle ko na yan. Sa akin po yan ah. Depende po yun sa inyo. So ito mga isa. Tsaka ito naman, lagyan ko naman dyan ng X tsaka circle. So ito candling nito is 21st. Yan. Tsaka ito naman sabay din dito pang ano sila naman sunod na patch. So hopefully by next week naman. Ito naman tayo sa question ni Juan Portion. Palakpakan naman po. Klaruin ko lang po yung mga sagot ko dito ay based lang po sa experience ko. Hindi po ako expert talaga. Yung ginawa ko incubator, sa akin lang po yung experience. At ang question na to ay galing po sa Cebu, Ninyo Nunez po. Ang first question niya, sir, ano po yung tamang temperature up and down sa double sensor thermostat? Hindi po ako pa nakagamit ng double sensor thermostat, nakita ko lang. Yung ginagamit ko po yung single sensor. Ito yung temperature controller, yung model niya is XH-W3001. Ito po yung itsura. Ayan. Tungkol po dun sa temperature, naglalaro po ako dyan sa 37.2 hanggang 39 degrees Celsius. Depende po sa laki ng gagawin yung incubator. Kung tower type ba kayo o yung palapad. Lalaroin nyo po yan. Bonus answer po, baka may magtanong sa mga question, ano ba yung tamang humidity? Experience ko po, naglalaro po siya sa 40 to 80. Yan, maglalaro po yan. Saka iba yung humidity sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Iba po yan. Kaya po, may nag-post ako dati na
Madaling gumawa ng incubator pero mahirap po itimpla. Yun po yun. Question po mga boss. Tatalago ta. Legit. Second question mga boss. Tatagalogin lang po. Question mga boss. Tagalogin. Second question mga boss. Tagalogin ko lang boss. Tagalogin. Second question mga boss. Second question mga boss. Tagalogin ko lang po yung question ni customer. Makadaot ba? Second question mga boss at tagalogin ko lang po. Ang katanungan ni customer is makasira po ba sa materials o digital thermostat ang panay po bukas sa incubator? Ang sagot ko po ay hindi. Sa akin po. Kasi kung sirain yung digital thermostat na bili mo, sirain talaga yan. Pero sa itlog po, pag panay kayo bukas, ang mangyayari po, hindi po niya ma-meet yung required heat ng tama. Parang madali lang, tapos buksan mo naman. Kung sa akin po, mag-minimum kayo ng 5 hours. Pwede kayo dyan, every 5 hours kayo magbukas. Pwede po, or 6 hours. Basta huwag kayong mag-early na panay bukas, like every 3 hours po. Hindi na po nami-maintain ng itlog yan yung required heat. Sa manual po yan ha. Karuhin ko lang po. Yun po ang aking sagot. And I hope po ay nasagot ko yung mga katanungan nyo. For following questions po, i-comment nyo lang yan. Tsaka sasagutin ko every week. Basta may time po ako. Thank you again for watching this video.